Hello mga kahiwa, another road trip na naman. Pupunta ako sa kabilang bahay para maglinis. Tapos ihahatid sundo ko yung aking alaga. Every Saturday guys, ganito ang gawain ko. Ayan. Tahimik ako nagbibideo. Yung iba na edit ko guys kasi ang daldal po yung taga-maneho namin. Ayaw kong marinig nyo pero pinag-uusapan namin. Charot. Ayan, inedit-edit ko na lang yan, guys. Putol-putol na lang yan kasi ang daldal niya, nakikita niya kasi ako sa salamin, nagbibideo-video. Tapos nagtatanong-tanong para saan daw, ganun-ganun. Hinayaan ko na lang din siya. Mabait naman siya, guys. Bago. So, ito na nga guys, dahil pinutol-putol ko po yung usapan namin, ako na lang magkukwento kung anong pinag-usapan namin taga Maneho. Tinatanong niya kung nasan yung asawa ko, tapos ilan na anak ko, di ba ang daldal niya? Lagi niya akong dinadaldalan, tinatanong tungkol sa mga personal kong buhay. Kaya hindi ko na po nilagay dito kasi nakaka-off, di ba? So, sinagot ko naman, ganito, ganyan. Tapos, tinatanong niya ako kung nagsisimba ako. Sabi ko, hindi ako mapagsimba kasi wala nga akong off. Tapos, sabi niya, pwede niya akong dalhin sa simbahan, magsimba every Sunday. Sabi ko, hindi ko alam eh, kasi syempre, ikaw nga din, wala kang day off, diba? Sabi niya sa akin, pwede naman daw kahit saglit. Sabi ko, let's see kung pwede. Mabait naman siya guys, baguhan siya na taga-maneho namin. May medyo edad na, siguro nasa 49 yung edad niya. Ang daldal, Diyos ko, ang dami-dami niyang tinatanong sa akin. Ayun siya oh. Tapos nung sinabi ko na wala akong asawa, kasi nang ibang bahay na, sabi niya, hanap ka ng iba. Sayang naman, sabi ko, bakit naman sayang? Sayang naman, bata ka pa. O, diba? Maganda ka naman. Sabi niya, sabi ko naman, ha? Huh? Talaga ba? Sabi kong ganun. Oo. Tapos sabi ko, ay nako, wala na akong times na mga ganyan. Focus ko na lang yung life ko ngayon sa paghahanap buhay para sa future ng aking mga anak. Tapos sabi niya, okay naman yung ginagawa mong ganun. Kaso nga lang, syempre, you need naman magsaya sa sarili mo. Sabi ko naman, saka na. O, diba? Grabe yung mga tinatanong-tanong niya sa akin. Grabing daldal. Kahinayaan ko na lang din. Sinasagot ko na lang din. Diba? Wala namang masama, diba guys? At habang traffic, ayan. Kung ano-anong tinatanong sa akin. Pero hindi naman masama yung mga tinatanong niya. Okay lang naman din nasagutin ko, diba guys? Oh ayan. Kaya nga tingin ang tingin yan sa salamin. At tinitignan ko anong ginagawa ko. Gusto ko sanang pumikit. Gusto kong matulog kasi inaantok ako. Ay naku, hindi ako makapikit kasi maya-maya tatanungin ako kumusta ako. Ano ganyan-ganyan. Sabi ko okay lang. O diba? Tapos alam nyo ba guys, kasi pupunta ako doon ng mga 9:30 to 10 ganyan. Tapos makakauwi na ako mga 4 o'clock na yan. Kakabalik na ako sa bahay, 4 or 5 ganon, depende. Tapos binibilhan niya ako ng pagkain. Sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi raw pwedeng magpagutom. Kaya sabi niya, always take care daw yung sarili ko. Sabi ko, ano yun? Care siya, bakit? Diba? So dito na nga, nakarating na tayo sa bahay na aking lilinisan guys. Ang laki ng bahay, oh, ayan. Ayan yung kwarto ng amo kong babae. Hindi naman siya dito nakatira. Pinupuntahan ko lang yung bahay nila para linisin na yan. O, diba? May mga higaan dyan. Ayan. O, laki ng bahay. Hanggang third floor yan. O, diba? O, nasa third floor ako. Laki ng bahay. Tapos, ito naman yung labas ng bahay. Yan guys. O, diba? Ganda ng labas. Yung doon, ano yun, condo. Dati nag-rent yung amo kong babae dyan, ako rin naglilinis, pero binanik na niya kasi mahal.
Ano yung gaganda ng mga bahay dito, mga yayamanin. So, ito na nga. Tapos na tayong maglinis, guys. Ayan lang naman yung lilinisan ko dyan sa kwarto. Numuhubor-mubor ko lang yan para matanggal ang alikabok. Tsaka hindi naman siya maalikabok kasi lagi nakasarado. Ayan, tapos na akong maglinis, guys. Kaya magre-ready to go na ako habang naghihintay ako kay taga-Maneho. Ayan. Hindi na ako nakapag-video, guys, nung habang naglilinis kasi nasa live ako ni Sir Titi. O dito, patingin ko sa inyo gano'ng kataas ang bahay na ito. Ayan. O diba? Ang laki. Hanggang third floor. O, doon ako kanina. Ay, makaupo nga. Diba? O diba, fresh pa rin ang mami. Ay, Jesus ko, Lord. Grabe. Pagod din, pero okay lang, guys. Sulit naman. Kahit pagod. Diba, basta may sahod. O yan, pauwi na kami, guys. Maulan na, o. Diba kanina, pagpunta namin, mukha na siyang uulan. Pauwi kami, uulan pa din. So guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagkipagdaldalan nyo sa Marites ko sa buhay ko. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye, mga kahiwa. Malapit na kami sa aming bahay.